Balik po ang inyong lingkod, JP Bontang TV. Ngayon po is ang tatalakayin natin kung paano tayo nagpaparami ng ating mga bonsai materials sa pamamagitan ng stem or branch cutting. Bukan po yung ating gagawin na video ngayon at sana po makatulong lalo na po sa mga baguhan na nag-aalaga ng ganong mag-start ng magawa ng bonsai na wala sa kanilang lugar. Kaya tutupan niyo po yung ating gagawin na video, sana po makatulong at ma-inspire kayo. Share ko lang po. Bago po simulan yung video nating gagawin ngayon or topic, gusto ko muna po kayong kumustahin. Dito po sa inyo, sana po nasa maayos po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Sana po, lagi kayo mag-iingat. God bless po sa inyo. Ang topic po nga, yun na po nga, ang topic po natin. Meron po akong ginawa dito isang list bago ko po ginawa ang video ito is a list of plant or trees that propagate through stem or branch cutting. Yan po, tutukan niyo po yung gagawin natin kasi marami po tayong ipapaliwanag o sasabihin na mga kahoy o plants na pwedeng mabubuhay sa cutting at napapropagate sa cutting. Kaya tutukan niyo po, sana po makatulong. Kaya simulan natin. Pasok! Nga po, huwag po natin patagalin pa yung ating video ngayon. Ito po yung ginawa na magiging topic natin ngayon sa oras na ito, sa araw na ito. Ang nangunguna po sa listahan ng ating, sa listahan na akin pong ginawa is yung tinatawag natin na bougainvillea or 21J. Marami pong nakakaalam ng isang halaman na ito. Flowering plants, tinatawag. Ang 21J po is matulad po ng ganito. Matulad po ng ganito ang isang 21J. 21J, well, nabubuhay po siya. Yan po yung true leaf, true branch cutting po siya. Nakuha po natin. Yan po. Yan po yung bougainvillea natin. At yung isa po, yung malalaki yung dahon, yun po yung mga natural. Malaki po kasi yung nakuha natin. Meron po tayo maliliit. Kaso mga street talaga, mga street. Ganyan. At na pangalawa po sa listahan natin na nabubuhay through leaf cutting ay through stem or branch cutting is tinatawag po natin na santan. Yan po, Ixora consignia po. Yan po ang santan. Ang alam po natin na marami pong kulay ang bulaklak ng isang santan. Yan po, leaf cutting po. Stem cutting po yan or branch cutting po yan ginawa natin. Ang santan. Pangalawa po is Argao Taiwan. Yan po ang nakukuha sa mga bonsaiista, Argao Taiwan. Ito po, natawag na Argao Taiwan. Yan, Argao Taiwan, stem cutting po ang ginawa natin. Kung napapanood niyo po yung video natin, yung nakarang video, may pababa ko po yung link. Yan po yung stem cutting ng Argao Taiwan. Buhay po siya, propagate po siya through stem cutting. At dagat, ito po yung dagat natin. Nabuhay po natin siya o Primna odorata, natawag ang scientific name siya. Ang Taiwan po is may scientific name na Primna microphyllia. Yan po. At pangatlo po sa gupen natin is yung tinatawag na gubat. Yung gubat, yan po ang gubat. May halo yung balite. Yan po ang gubat. Napropagate po natin siya through stem cutting. Stem cutting yan. Gubat po yan. At mulawin. Ang mulawin po is may apat na, may video po tayo ngayon doon sa nakaraan natin mga video is may apat tayong topic na ano ang apat na klase ng mulawin. Kaya tinatawag na pusa, surot, daga at aso. Yan po. May nabubuhay po sila sa stem cutting o branch cutting. Lagundi o Vitix nigundo. Ito po. Ito po ang lagundi. Nabubuhay po siya through leaf stem cutting. Yan. At isa pa po is yung iba-ibang klase ng balite o picos. Like, for example, listo to. Ito po. Ito po ang tinatawag na consina. Picos consina. Lahat po ng ito po. Ito tinatawag na picos nana or may nagsasabi nito is money tree daw. Picos nana po siya. Nabubuhay po siya. Trulip ay stem cutting. Yan po. Marami po yung mga bonsai natin na ay mga marami pong klase ang balite. Balite po is nasa
more or less po 1,000 pieces po ata. Hindi po ako nagkakamali. Ang packing tea or tianggubat po is nabubuhay din po sa packing tea. Nabubuhay din po siya sa dyan po ang packing tea. Nabubuhay din po siya sa stem cutting. Yan. At ang sunod po is Chinese holly or Singaporean holly. Asan na yun? Ito po yung Singaporean or Chinese holly. Nabubuhay po siya through. Ayan po. Tingnan nyo po. May mga ugat na po siya. Yan. Stem cutting lang po siya. Chinese holly o Singaporean holly. Ang sunod po na nabubuhay sa is natawag natin na lantana. Lantana kamara. May video naman po tayo sa mga lantana. Ito po yung lantana natin. Yung nabubulaklak siya. Parang damo. Yan. Nabubuhay po siya. Cutting lang po yan. Yan po. Ugat na po siya, cutting lang po siya, nabubuhay po siya. Tapos sunod po is limoncito, pinatawag na Castilla or limoncina, limeberry. Yan po yung limoncito. Namumunga po siya ng violet, ay ng pula pang nag-inog. Yan po ang bubuhay ng stem cutting. Golden Duranta. Ang Golden Duranta naman po is nabubuhay. Ayan, Duranta repens. Ayan po, nabubuhay po siya through stem cutting. Ayan po, po yung Duranta natin. Nabubuhay po siya. At sunod po is Dwarf Melendres. Ayan, nabubuhay po siya through stem cutting. Ayan po ang Dwarf Melendres. Ayan. May dalawa pong klase ang Melendres. Is sinatawag natin na ito po yung tinatawag na local melendres. Malalaki po yung dahon niya. May scientific name po siya na Largitromia indica. Dwarf at local melendres. Yan po. Buhay po siya through leaf ay stem cutting po. Ay, nakakapagod yun guys. Tapos sunod po is mulberry. Ang mulberry is nabubuhay talaga siya through stem or branch cutting. Madali po siyang mabuhay yung mulberry. Namumunga po, kinakain po. Sunod po is Japanese bush. Japanese bush, sinatawag na San Francisco. Is ganito po yung dahon niya. Medyo yan po. Ito po yung dahon ng Japanese bush. Ang powder puff po is nabubuhay din po na para po siyang pagkakahan. Tulad sa powder puff is may Caliandra. Ang scientific din niya. Buhay po siya sa stem cutting or branch cutting. Ang China mansard ito, patulad po namin dito. Yan po yung China mansard natin. Social plant, bubuhay din po. Kamatsili. Yan po, kamatsili. Kamatsili, may variegated po nito at yung yan po, branch cutting din po yan. Buhay po siya. Yan, may ugat na po. Yan. Gumamela po, o natawag natin ang mga iba klase ng isang gumamela. Gumamela naman po is ito. Yan po. Stem cutting din po siya. Nabuhay din po siya sa true stem cutting. At sunod po is yung tinatawag natin ng mga hibiscus o malubago. Mayroon pong hibiscus na local at hibiscus Taiwan. Yung mga ginagamit po talaga sa mga bonsai. At sunod po yung yellow bell. Yung yellow bell po is ito. Haba po yung dahon niya. Kaya po tinawag siya na yellow bell kasi nagmumulaklak po siya na parang kampana, kulay yellow. Yan po ang yellow bell. Buhay po siya through stem cutting. At sunod po is green dust or silver sage or Texas sage. Yung ginamit po yan mga pang landscape, nabubuhay po yan ng through stem cutting. Yan po. Nandito po yung aguho natin. Ito po yung na-propagate din po sa true stem cutting. Yan. Yan po yung aguho. Yan po. May ugat po siya. Bigay po ito ng ating isang kaibigan na si Aymon Buwan. Hello po sa iyo, Sai. Na-propagate niya po ito through early ring or marcot. Yan po. Buhay po siya through stem cutting. Yan po. At isa po pong na mamarkot na bubuhay natin na plants is tinatawag po natin na podocarpus. Yan. May mga yung may gulang na po yung nabubuhay niya. Nandiyan po, may ugat na siya.
Podocarpus po siya. Nakabubuhay po siya to stem cutting. Yan po, Podocarpus po yan. Yan po. At yan po, at mayroon pa pong isa, yung wala po tayong example, nabubuhay din po siya, yung matinatawag na juniper. Maganda po talaga siyang material na ginagawa ng mga bonsai. Ayan po, ang juniper po is number 1. Ayan po. Pa po sa nabubuhay is tinatawag natin na Don Manuel. Yan po, Don Manuel po, nabubuhay siya through stem cutting. Yan po ang Don Manuel. Naman po yung Dwarf Pandakaki. Yan, nabuhay po siya through stem cutting din. Kadalasan po talaga ginagamit natin is river sand, buhangin, para maganda yung flow ng water niya, dire-diretso siyang mabuhos para hindi mabulok. Yan po ang propagate natin ng mga stem. Yan po yung mga propagate natin, mga Argao Taiwan propagate natin sa stem cutting. Ito ay isang simpleng tips lamang sa mga nagsisimula sa pagbubonsai. Kaysa magwahaan tayo, na kasi kadalasan po sa ibang lugar wala naman na pagkukunan ng mga bonsai material tulad ng mga video natin yun. Kaya sa ganun lang po, nahihingi po kasi natin yun. Kaya yun na lang po, matutulong po sa inyo para makapanimula kayo sa pagbubonsai o makukuha ang bonsai material na gagamitin nyo sa inyong projects na bonsai. Yun lang po. Marami po pong mga bonsai material or trees na pwedeng gagamit ay nabubuhay sa stem cutting. Ang ginagawa po ng iba is yung tinatawag na early ring or markot. Markoting yung tinatawag para mabuhay po ang kaugat siya. Ngayon po, ang lahat pong ito is ginagamitan po natin ng proper na taniman. Ang taniman po, ang medium na ginagamit po sa isang pagpapagate ng isang is river sand. Yan po, katulad po nito para mas maganda po yung ugat niya at maganda yung flow ng water na tinatawag yung isang kapropagate natin na mga cutting ng isang mga plant. Maganda po yung na tapos maganda po yung butas. Yan po, yung mga marami po pong mga klase ng kahoy na bubuhay to stem or branch cutting. Yun po, sana po nakatulong po sa inyo yung ating discussion ngayon at matulong po at na-inspire po kayo sa ginawa natin na video. Kaya kung di pa po pala kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell para updated po kayo palagi sa mga gagawin natin. Huwag kayong mahihiyang mag-comment at mag-like. Salamat po sa inyong suporta. DP Bontan po, DP Bontan TV po, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta. At palain po tayo ng Panginoon. Maraming salamat po.